So yun, good morning mga katakbon chicks. So eto na naman tayo. Today is my day off. So rides tayo ngayon. By the way, shout out nga pala sa mga sponsor natin. Andan ang Shipa Philippines, Imprint Custom, Immortal Bag, Somjin Philippines, at ang bagong-bagong-bagong-bago ngayon na X-Tier Oil natin. So yan, hindi mas silang sumusuporta sa atin. Sana magdadagan pa. So dahil day off natin ngayon, gagala na naman tayo. Medyo maikli lang yung day off natin kasi kinabukasan papasok din tayo ng sobrang aga. Kaya malapit-lapit lang. At least, di ba, ang importante lang naman doon is nakagala tayo. Nabigyan natin ng value yung araw natin ngayon. Nagkaroon ng worth, di ba? So ayun, di tayo manggagaling ulit sa Pasig. Bali, Bulacan tayo. Pupunta tayo sa Padre Pio Church doon sa may Bulacan. Sa Bulacan, San Del Monte, Bulacan. So, ayan, traffic na naman. So, yun. Ano pa ba? Namiss ko mag-vlog. Naging busy lang tayo lately kasi marami tayong ginagawa. Kaya ito na naman tayo. Manggugulo na naman ako sa inyo. So, ride safe sa atin. Ito na, Commonwealth na tayo. Grabe, napakalawak ng daan dito. Akatakot, mas malawak pa yata to sa EDSA. Tapos ang daming cones sa bandang kaliwa, sa pass lane. Ewan ko kung anong purpose niyan. So ayan, Commonwealth tayo. Maya-maya lang, nasa Fairview na tayo. Fairview na mga katakbon chicks. Alam niyo yung Bulacan yung punta natin, pero ang alam ko kasi dapat sa north ang daan natin ito. Ewan ko bakit dito tayo dinadaan lagi sa Commonwealth, yan, Fairview, bakit kaya? Hindi ako masyado familiar kasi pag dito ako nadaan, parang once pa lang ako nakapunta rito nung dumaan ako ng BRT, di ba? Kasi pag Bulacan ako, madalas dun ako sa sa bypass, yan, bandang north. Ito, hindi ako sigurado dito. Ano lang tayo, Google Map lang. Yun lang yung sinusundan natin. Saka ang daming ginagawa dito. Noon. Marami. Ewan ko lang ngayon. Nasa Quirino Highway na tayo ngayon. Grabe dito. Sobrang traffic. Lalo yung mga pasalubong sa akin. Sana pag uwi ko mamaya hindi ganito. Grabe oh. Ang kapal oh. As in pati yung linyo ko kinakain na nila. Grabe. Sobrang stressful niya. Oh my God. Sige, mauna ka na. O, di ba, may isang bayani. Sige, pasok nyo. Good luck sa inyo. Nagmamadali sila. Di rin nakasingit, di ba? Ay, no, grabe dito. Sobrang kapal, oh. Wala sila magawa, di sila makasingit. Dito na tayo, mga katakbon chicks. Sa Jose del Monte, Bulacan. So, papasok tayo ngayon ng... Ito, may karatula tayo makikita, eh. Di ko lang sure pa sa ngayon. Anong basa dito? Santo Cristo. Nasa barangay Santo Cristo tayo ng San Jose del Monte, Bulacan. So, ito na yung biyahe natin. Smooth na. Sarap po. Ang dami ka nakikitang green. Yan yung gusto ko pag nagdadrive ako eh. Ganyan yung view. Hindi nakakaantok. Kasi nakakawili, di ba? Pag puro green yung nakikita mo. Nasa bungad pa lang tayo, ha? Wala pa tayo sa mismong destination talaga natin. Pero dito pa lang, naiengganyo na ako. Na-excite ako sobra. Yo, nandito na tayo ngayon sa Caibanban. Ngayon ko lang nabasa yung ganong klaseng pangalan ng lugar. Ha? Caibanban. Grabe dito. Probinsyang-probinsya na talaga. Pero ang biyahe ko dito, wala pang 2 oras eh. Kita nyo naman, no? Green na green naman yung nakikita nyo. Ayun, no? Sarap puminto doon. Sarap bumili ng palamig. Kaya lang, mas gusto ko kasing puntahan na muna yung lugar bago mag-ikot-ikot dito. Grabe mga katakbon chicks, ang kitid ng daan dito. Sobrang kitid niya. Parang pag dumaan yung sedan, medyo sasagay dito sa kaliwa. Saka tignan nyo, di ko lubos ma-imagine kung paano mamuhay sa ganito. Bakasyon lang pwede na. Pero yung titira parang di ko yata kaya. Uy, ang ganda oh. Di uso helmet dito, no? Wala naman kasing checkpoint dito. Tatlo pa sila sa motor, may bata pa sa gitna.
Shout out po sa kanila, sana ingat sila. Ayun mga katakbong chicks, may signage naman dito kaya hindi kayo maliligaw once na nagawi kayo dito. Mawalan na ng signal yung Google map nyo, okay lang yan. Pero hindi na kayo maliligaw kahit wala kayong mapa kasi nga may signage siya ng Padre Pio, bawat kanto nalilituan. So, tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Ganda oh, ang cute. Hated dito, makitid yung daan pero okay lang naman. Ito na mga katakbon chicks, malapit na tayo. Ayun no, nakikita niya may signage ulit dyan. So, 3 minutes na lang nandun na tayo sa destination natin. Pataas ng pataas, no? Pansin ko lang. So, mataas yung kinalalagyan ng statue ng Padre Pio. Tsaka to na sinasabi ko, makitid yung daan, consistent. Grabe. Kaya uso dito dapat bigayan, hindi pwedeng magbigay kasi sobrang hated. Swerte ko lang kasi wala ako nakakasalubong. Well, wala rin naman kasi masyadong wala rin masyadong dumadaan talagang sasakyan. Wala pa ako nakita. Ayun, nakita ko na. Andun, ayun, yun. O, diba, nakita ko na. Grabe. So, dire-diretso na lang yata yung daan dito. Grabe, green na green. Wala man lang poste ng ilaw dito. Hindi pwede magpaggabi. Grabe yan, no? Ayun na. Dito na tayo. Lapit na. Yun. Yan. Yung may nauna na sa atin. So, ayun mga katakbong chicks, sarado. Good luck sa atin. Pero pwede daw sumilat. Tignan na lang natin kung makakapag-drone tayo. Medyo mahirap yung daan. Tignan nyo. Pataas. Hindi pwedeng ipasok yung motor. Lalakarin mo lang talaga siya. Ngayon pa lang hiningal na ako. After nito may dadaanan tayo. Ano, malapit lang dito. So, pwedeng doon magpa-picture lang. Ha! Dito mamaya mag-drone tayo kung kaya. Grabe, niningal na ako. Tignan natin sa drone, baka kaya lang. Kaya niya makita lahat. Grabe kahingal. So, ayan. Nakikita natin yung Padre Pio Church. Ito yung schedule niya. Ah, hindi. Kapistahan. Santo Padre Pio. Sarado nga. Ano siya? Tatakpan lang. Natatakpan niya. Ayun. Sarado. Hindi pwede. Ayun. Tingnan natin kung kaya ng drone. Tara. Dahil hindi tayo makapasok, pasukin na lang natin sa pamamagitan ng drone. So, drone tayo, tapos pilitin natin kasi medyo dito maano yung signal, mahina, 1 bar nga lang eh. Delicates kasi yung drone pagka ganun. Pero pilitin natin in manual control. Tignan natin. Para kahit hindi tayo nakapasok doon, at least para nakapasok na rin tayo sa pamamagitan ng drone. So, yun. Watch it.
So ayun, 'di ba, ang ganda. Mas maganda 'yung pag nakapasok tayo doon kasi overlooking nga, lalo doon sa may kamay. Sarap mag-drone doon. Paikutin mo sa 'yung drone. Tapos 'yung view niya is tawag dito, yun na overlooking. Sayang wala tayong picture masyado kasi tawag dito sarado pag Monday. Kadalasan daw Tuesday na talaga yung open nila. Di ako nakapag-research pero kasi sa Google Map, minsan naman pag nagsa-search ka doon, di ba nakalagay open. Tapos yung close niya 5 PM. So dito nagkataon, Monday sarado siya. Pero may sinasabi si tatay kanina na parang pag 23 yata, possible nag-o-open. May mga petsa na Monday na open sila pero kadalasan, close. So pababa na tayo. Pero bago tayo umuwi, may dadaanan muna tayo. Yun, sigurado ako, overlooking talaga yun na panalo na rin sa view. May makikita tayo doon, dam. So yun, right safe sa atin. Pababa na tayo. So ayun, palabas na tayo. Rides failed tayo. At na yung pangalawang rides natin na nag-fail tayo. Hindi natin na-check yung nasarado pala sila pag Monday. Pero okay lang, nakita naman natin yung view sa malayuan dahil sa drone. Kapag drone tayo, masaya na tayo doon. Nakita rin naman natin si Padre Pio. At saka maganda rin yung view dito. Hindi nga lang tayo nakapagpa-picture sa mga, alam mo yun, sa mga magagandang spot. Pero okay lang, worth it naman. At least, di ba? Yung nangyari pa din sa araw natin, hindi nasa bahay lang tayo nakatenga. So may pupuntahan tayo ngayon. Picture-picture lang. So yun, ride safe sa atin. 45 minutes lang naman, malapit lang yun. Parang papasok lang ako sa work nun. So dito tayo mga katakbong chicks. Pag kumanan tayo, nasa North Sigaray na tayo. Panor Segaray po tayo. Ito na mga katabon chicks, North Segaray. 30 minutes lang, nandun na tayo sa Royal Queen's Park. Hindi ako sigurado kung sa loob ba ng DRT. Hindi ako familiar sa DRT, although nakapunta na ako ng DRT sa Monument Candlelight ba yun? Yun, basta ganun, nakapunta na ako. Maganda dun ah, yung partners. Kitang-kita yung tatlong building ng Makati. So good luck ride safe sa atin. Balitaan niyo kayo pag nandun na tayo. So nandito na tayo, San Mateo, North Sigaray, Bulacan. So 4 minutes. Doon na tayo sa isang mga pinagmamalaki nila dito. Royal Queen's Park. Medyo makitid yung daan dito kaya nagkakos ng traffic. So now 1 minute mga katakbong chicks, nandito na tayo. Ayan na. Sabi dito. May tumutunog talaga sa motor ko mga katakbong chicks. Pagpaahon ako, may tumutunog eh. So dito siya. So saglit lang. So saan ba siya dito? Saan po yung Royal Queen's View Park? Ha?
Ah, wala na po to. Ano bang meron? Ba't ang malas natin ngayon? Ay, nakakainis. Tingin nga tayo dito, sandali. Ano yun, oh? May umiingi talaga. Hanap tayo dito. Maganda nga, maganda. Hanap na lang tayo dito, mga katakbong chicks, dahil lahat ng pinuntahan ko walay. Dito. Ayan. Ang ganda naman ng view eh. Dito tayo kumain, no, kung meron. Pasarado. Dito tayo. So ayan, dito kami tumain. Doon kami nag-picture. Tignan nyo kung gano'n dito kaganda sa video. Diba? So yung mga katakbong chicks, failed na naman yung pupuntahan natin. Pero sa totoo lang, ito rin naman yung view noon. Ganyan. Ito rin yun. Yan. Pakita ko sa inyo malapit. Mas mamaya magdodrone tayo dito. So, yun mga katakbong chicks. Yan. Bali, hindi natin masyadong nakuhaan ang drone to kasi lakas ng hangin at mahirap magpalipad ng drone dito kasi puro puno nasa likuran po yan. Puro puno siya, so mahirapan tayong magpababa ng drone. Lalo kung walang signal kasi nag-auto yung drone eh. Ang mahirap kasi pag nag-auto, ano yun, pag automatic siyang bumaba, sablay minsan sa eksaktong kung nasan ka, lumalagpas yun sa'yo. So possible kasi dito siya tumama sa mga puno na nakikita ko ngayon. So may nakulang tayong konting drone, pero konti lang. Yan yung view dito. Yan. Ganda, diba? So dito na lang tayo, uwi na tayo kasi alas 12 na. So 2 hours yung biyahe mula dito hanggang sa bahay. So ride safe sa atin. Oh, diba? So ang ganda dito. Maganda yan sa po. So ayun mga katakbong chicks, pauwi na tayo. Bali 2 hours sa tingin ko yung pauwi. Mula dito sa Ipo Dam View Deck hanggang sa bahay sa Pasig. So ayun, konti lang yung nakuha nating drone shot dito sa Ipo Dam kasi ang lakas ang hangin. Pangalawa, dun sa area kung saan ako nagpapalipad, mapuno. Medyo kabado pa ako sa ganun kasi ang drone kasi pag nawala ng signal yan, nawala ng control, babalik naman yan sa'yo. Babalik at babalik yan sa'yo. Pero kasi hindi mo alam kung saan siya banda maglaland. Gawa nga nang di mo lang kung sasobra sa'yo, kukulang sa'yo. At hindi mo rin alam kung ano yung pwede niyang tamaan. Basta siya, alam niya lang, babalik siya sa'yo. Kasi wala tong sensor na katulad sa iba yung mga high-tech na drone na
pag nararamdaman na lang may tatamaan sila, iiwas na sila. Hindi po ganun yung drone ko. Pangmasa lang po yung drone ko. Pang starter pack. Basic. By the way, sana nag-enjoy kayo kahit rides failed tayo. Dahil lahat ng pinuntahan natin, kung hindi sarado, hindi na nag-exist. Nakakainis lang kasi ako mismo yung nag-research, no? Tapos malaman-laman ko, wala na. Hindi updated yung mga na-research ko. Nakakainis. May pa-video pa yon, tapos ganun pala. By the way, nag-enjoy naman ako kahit paano. Nag-enjoy ako sa Padre Pio at nag-enjoy ako dito sa Beautex sa Ipodam. Maganda yung ambience. Tapos nag-enjoy din naman ako sa kinain ko. Ikaw ba naman? Bulalo, tapos sisig, di ba? Mga paborito ko yun, lalo yung sisig. So yun na lang yung nagpaganda, pati syempre si Mother Earth, napakaganda talaga ng view. Pag Mother Earth talaga, nakakawala ng bad trip, no? So yun lang muna mga katakbon chicks, uwi na ako. So ingat sa atin, bukas may pasok tayo, alas 6 ng umaga, kaya saglit lang tayo. Next week, mag-ano tayo, camping ulit. So yun lang, ride safe sa atin, and na-miss ko kayong lahat mga katakbon chicks. So don't forget to like and follow my page, La Kwacherang Motorista, at higit sa lahat, syempre mag-subscribe na rin kayo dito sa YouTube channel natin, di ba? Para makasama kayo sa lahat ng biyahe ko, sa lahat ng gala ko, sa lahat ng kakainin ko, para malay nyo, di ba? Pag wala kayong bucket list, isa sa mga pinuntahan ko maging bucket list nyo. So, ayun lang, ride safe sa atin.